What's up guys? Pinabagong tutorial na naman ang gagawin natin ngayon. At ang ituturo ko for this segment ay paper bag na bongga. O diba? So, syempre guys, usually diba yung mga paper bag natin kapag namili tayo tapos, you know, ang tsaka-tsaka, hindi natin magamit na pang dress up natin. Diba? So, gawa tayo ng paper bag na magagamit natin sa pamimili and at the same time, pwede natin gamitin sa pang-rampa, di ba? Huyo kayo, di ba? Ganun, paper bag lang to. Kaya guys, watch nyo na. Okay guys, so ang una natin gagawin, syempre ay magka-cut tayo ng karton. So, since naka-quarantine tayong lahat, so kailangan natin mag-improvise. Wala tayong cardboard, so itong box na pinang-grocery na lang gagamitin natin. Okay, so kailangan lang natin is dalawang ganito na this one is 23 cm by 18 cm. So, yun, sinulat ko na para di ko kalimutan. And then, ito naman is 5 cm by 18 cm. So, magiging ganito siya, guys. Chinang! Ganyan. So, okay. Okay, so, ang next na gagawin natin, syempre, ay ididikit na po natin siya. So, itong gamit ko na to ay wallpaper or something, vinyl ba tawag ito? Hindi ko po alam yan. Vinyl or basta wallpaper po yan. Ayan po, diba? Ang ganda niya, no? So, sticker yan. Hindi na kailangan ng glue, something. Pero, mas prefer ko po talaga yung i-glue kasi pag usually kapag sticker, medyo natatanggal-tanggal, ganyan, matigas ang ulo. Kaya, yon. So, since kailangan natin gamitin ang ating mga resources dahil naka-quarantine tayo. So, ito, gamitin natin yan. Next is gugupitin natin itong mga gilid ito. Mga kanto pala. Okay. So, gugupit natin siya. Usually, ginugunting ko. Pero, since masyado siyang malaki, ayoko na lang gupitin. Ika-cutter ko na lang. Okay. And then after nyan, syempre, ididikit na po natin lahat ng gilid. So, simulan natin nandito. Una, kailangan nakadikit ito muna yung pinaka gilid. So, after nyan, kailangan kapag nakadikit na yung pinaka gilid niya, ito naman. So, kaya nyo na yan guys. Malalaki na kayo.
So, kung napapansin nyo, ito na siya, guys. So, ayan. So, pwede siyang maganyan-ganyan. Pero dapat ganito lang siya. Hindi ko masyadong naka... Wait lang. Ayan. So, ganyan siya, guys. So, okay na tayo dito. Basta medyo idikit-dikit na lang ng kaunti ito. Ito, hindi na natin babalutin kasi tatakpan naman natin siya mamaya. Okay, so next naman is kumuha kayo ng papel ng medyo matibay. Like for example, ito. Ito ay pang cover ng binder cover to. So medyo matibay siyang karton. Ang sukat po nito ay 28 cm by 28 cm. Okay. So, ayan na. Kita nyo, pinagdikit ko lang kasi syempre, wala namang ganyang kalaking papel. Pero kung meron naman, edi ko. So, yun. Ito naman po. So, since 28 cm by 28 cm na siya, kung napapansin nyo, tinupi ko na siya ng dito, 5 cm. Dito ulit sa ilalim, 5 cm. At dito sa kabila rin, 5 cm. Iniwan yan dito. So, tatlong sides lang. And then, dalawang piraso kung kanya nang gagawin. Bakit? Kasi yun yung magiging pinaka-paper bag natin sa loob. Okay, so, pag nakagawa na kayo yan, gugupitin nyo itong part na ito. So, ganito siya, guys. Nasa gulping ko. Okay. So, guntingin ito. Po ay kakalahatiin. It will look something like this. Look something like... Ayan. So, next one sa naman. Okay, so after natin magupit, pwede na natin po siyang i-dikit. So, saan natin siya i-dikit? Ganito muna, guys. Yan. Ayan. Magiging ganyan siya. See? Actually, pwede ng paper bag te. Ito lang. Pero, since maarte tayo at kailangan natin ng paper bag na, pwede natin ipang-rampa. So, mag-inarte tayo, guys. So, una, syempre, didikit muna natin itong nasa ilalim. Okay, feeling ko ready na siya. So, after nyan, nakikita nyo ito, lalagay natin sa ilalim. So, paano sa ilalim? Ganito lang, guys. Diba? So, ganyan siya. Ganyan. So, ganyan lang. Ching! Pareho lang na ito. Kapag pinanyan nyo, ilalakang siyang ganyan. Ching! Tapos, ididikit. Pero, siyempre, kailangan itikit muna natin itong gilid. And there you have it. Ito na
siya, guys. O, diba? Meron na kayong parang pinaka-paper bag nyo. Pero, syempre, hindi pa nagtatapos yan. Kasi meron tayong ginamang cover. Kanina. Okay, guys. So, ito na siya. Diba? Ito siya. Tapos, igaganyan lang natin. Pak! Pak! Yan siya, guys. O, diba? Gorgeous. Ngayon, syempre, ididikit po natin siya. Yes, tama po. Ididikit po natin siya. So, syempre, magandang gawin, unahin muna natin is yung gitna. Okay, so after matuyo niyan, ching ching ching, so tuyo na siya. Next naman is itong side na ito. So kayo nang bahala kung aling side, basta pareho lang 'yan. Okay, so after matuyo nitong side, itong side naman ang aanihin natin. Okay, guys. Okay, so after nyan, so, syempre, ano na siya? Kikita nyo yan. Ay, ba yan? Ayun, nakita nyo. Okay. So, nakita nyo yan. Di ba hindi dikit? So, kailangan, guys, pag dinikit nyo, make sure na nakadikit lahat, ha? Oo, huwag nyong gayahin itong ginagawa ko. Okay? So, after nyan, pag nagawa na natin, kuhanin nyo yung gitna. Kuhanin yung gitna. Okay. Tapos, ganito, guys. Kita nyo yan. Ganyan. Ching, ching, ching. And then, dito rin. Ito lang yung gawin nyo. So, ganyan. Parang medyo lulukutin mo lang siya. Ching, 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 ching. Chining. So, ito, nagkamali ako. So, and then, ito rin. Ayan. Okay, so, ganyan na siya, guys. Makikita nyo. Oops, medyo natatanggal. Okay. So, ito na siya, guys. So, talagyan na natin siya ng handle. So, gagawa naman tayo ng handle. So, guys, ito. Kumuha lang ako ng ganyan para tupi na ganyan para siya maging handle. So, yun lang, guys, ang gagawin natin. Since hindi naman talaga ako marunong gumawa ng handle, at first time natin ito gagawin. So, sige. Pero, diba, since sticker to and meron siyang papel dito, huwag nyo itong itatapon kasi yan yung gagamitin natin na palaman para sa handle para maging matibay ang kanilang samahan. So ito siya, guys, ha? So dyan lang muna siya, diba nga? Tapos ito pwede nating tupikin. Ah! Charot. Bakit may sensasyon? Taka muna. So, ganyan lang, guys. Kayo nang bahala kung ano ang gusto nyong sukat ng inyong handle. Handle.
Dahil, guys, you know, hindi ko na problema. Charat. Hindi ko na problema. Anong klaseng tutorist ako? Tutorist! So, ganito lang, guys, ang gagawin ko. So, since nakita nyo na yon, ganito lang po ang aking gagawin. Wash and learn. Ayan. And then, tupiin natin. Napakahirap gamitin ng sticker talaga. Kaya hindi ko po siya talaga recommend. And then, panabagong tupi. So, ayan. Basta guys, ganyan lang yan hanggang sa maging masaya kayo sa buhay nyo. Oops. Kamali ng tupi. And then, last tupi. Okay, so meron na tayong una nating handle. Feeling ko na matibay siya. Kasi, like, whoa, like, oh my god, super tibay. So, okay guys, so, makigawa na tayo ng main handle. So, syempre, gagawin natin is, ilalagay na natin siya. So, pag nilagay natin siya, may ipapakilala muna ako sa inyo. This is what you call eyelet. Yeah, so it's from the Greek word eye and let. Ay nililet, charot. Ayan, so ito yung parang ipapang lagay natin today. So this is the eyelet puncher. So may puncher sa today na na-adjust sa na-adjust yan, puncher. So, bubutasan mo muna using this and then ipapunch mo yung eyelet using this. So, go guys. Okay, nang bahala kung saang part nyo ilalagay si eyelalu, direct si eyelets. So, gusto ko itong part. So guys, yung ginagawa ko ay transition lamang, okay? Which means, hindi ko na sinusukat. So, kung saan lang kumeme, yun na yun. Next naman, ito. Siyempre guys, diba, kailangan yung camera to. And then, okay. So, after natin mabutasan ng mga dapat natin butasan, kailangan na natin siya ilagay dito. So, ito si eyelet. Ganito na siya guys. So, nabutasan na natin. Dalagay natin si eyelet dyan. And then, voila. Tapos, ito guys. Gaganitin lang natin siya. Papasok lang natin siya guys. And then, bam! It became Coco Crunch. Kasi, di ba? Okay, so next is dito naman siya guys. Pero guys, mas maigi kung i-gugulo nyo muna siya ha, bago nyo i-eyelet. So, ito ginagawa ko lang dahil wala lang. Tinatamad lang ako mag-glue. Pero, mas maganda talaga kung i-gugulo nyo si eyelet. So,
Ayan. So guys, ito na po ang ating socialing paper bag na mukhang handbag. Siya guys. Ito pa. So, kaya lang sulukot-lukot guys kasi yung ginamit natin karton ay hindi cardboard. So, kung gusto niyo ng mas maganda, syempre, cardboard ang gamitin nyo. Pero since quarantine nga, wala tayong mabilhan. So, improvise. So, guys, ayun na siya. O, diba? Parang ano lang. Ang lakas maka, you know, like, Louis Vuitton. O, diba? So, yun guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. So, tangkilikin ang sarili ating charot. Hindi, joke lang. So, yun guys, thank you sa panonood. Bye-bye! So, yun guys, thank you ulit sa panonood. So, kung nag-enjoy kayo sa video at marami kayong natutunan, na sana marami nga talaga kayong natutunan, like and also subscribe. And also, click the notification bell para makita nyo yung mga updates natin sa iba't ibang tutorial na gagawin natin every week. So yun, sensya na kung haggard ang inyong lolo. Basta yun na yun guys. So, maraming salamat. Arigato ka, Facebook!